gusto ko lang is maging light, maging masaya. Ayoko ng maraming drama. Nagsalita na si Casey Concepcion hinggil sa usap-usapan online na diumano ay pag-unfollow niya sa Instagram sa kanyang stepfather na si Kiko Pangilinan at half-sister niya na si Frankie Pangilinan, dahilan para maghinala ang mga netizens na may iringan o tampuhan na namamagitan sa kanilang relasyon. Sa programa ni Christy Fermin sa Radyo 5 at 1PH ay guest si Casey. At dito ay natanong sa aktres kung ano ang dahilan ng pag-unfollow niya kina Kiko at Frankie. Nabanggit rin ni Christy na pinafollow ni Casey ang isa pang kapatid na si Miel pero hindi pinafollow ni Miel si Casey. Nakangiti at mahinahon naman itong sinagot ni Casey. At sa isang banda ay bahagya siyang naging emosyonal. Ano ang kwento, Casey, galing sa iyo? Kapag showbiz po talaga, no, tita, lahat parang lumaki. Hindi naman po masama na magkaroon ng time na meron kayong ina-unfollow or meron kayong ifa-follow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz po yung family. Talagang lahat pinupuna po. Pero ako kasi I think yung sa akin is more of, like I said, may mga complicated po talaga pagdating sa blended family. Meron din po talagang mga times na hindi perfect. Hindi po kami perfecto. And hindi po laging kailangan perfect. Ayon sa dalaga, ang gusto lang naman niya ay magkaroon ng peace of mind. Iginit din niya na ginagawa niya ang best niya para maging mabuting anak at ate. So, wala naman po akong gustong ikwento pa apart from the fact na ako, I just want peace of mind. I want to be happy. I want my family to be happy. Ang gusto ko lang is maging light, maging masaya. Ayoko ng maraming drama. Ayoko ng maraming hindi yung forgiveness kasi sa family. Important din yun siguro para maging okay yung takbo ng relationship ng lahat. Dagdag pa niya, pinipilit niyang maging close sa lahat ng half-siblings niya na inisa-isa pa niya tulad ni na Chloe, Gary, Frankie, Miel, Miguel, Samantha at Savannah. Basta po ako, feel na feel kong maging ate. And lagi kong yung sa vlog ko po, no, yung vlog ko sa Father's Day, ang sasabi ko lagi is important na ang dalawang tao sa isang relasyon work together to make it a good relationship. Mm-mm. Kung meron man akong pagkukulang or pagkakamali, kahit saan, sa tingin ko mabibilang sa isang kamay lang yon. Lahat ng ginusto ng family ko na gawin ko, ginawa ko. Nagtapos ako ng kumpiyo, nagtrabaho ako, inalagaan ko po yung career, minamahal ko po yung mga tao. Talaga pong ginagawa ko ang lahat para maging mabuting anak, mabuting ate. Kahit po yung mga half-sister ko na hindi ko na po kasama sa bahay, pilit ko maging close kami from Gary to Chloe to Frankie to Miel to Miguel to Samantha to Savannah. Very close po ako sa mga half-sister and half-brother ko. I just think na may mga moments na wala na akong control. And mas magustuhin ko pong i-keep ang aking peace of mind. Kasi po, 30s na rin po ako. Hindi na po ako bata. So may mga panahon din po na parang isipin ko muna yung mental health ko. Tama. Kung ano yung mapabuti sa peace of mind ko, kahit ano pa yan, mas uunahin ko po muna yun. Importante po kasi yun eh, para mas kaya kong mahalin yung mga tao in the way na dapat. And, you know, hindi po ako perpekto talaga, pero pinipilit ko po talaga sa abot ng makakaya ko na maging mabuting anak.